Hello mga kwan! How's everything goes on? Happy Monday to everyone! Shoutout sa aking here. So bago po ang lahat, please like and subscribe muna tayo sa ating YouTube channel and click the notification bell para lagi tayong updated sa aming mga video ni Casper. So ayan, mga ilang araw tayong walang ma-upload, walang maisip na i-upload. So gagawa tayo ng content, no, para mayroon tayong may upload. So hindi natin kailangan na lagi tayong magpaparinig na wala tayong may upload. So dapat meron, dapat nag-i-sponsor. Mali yun! O hindi, joke lang. So today's video, ang aking i-vlog, o aking i-content is about doon sa water fountain ni Casper. So ayun, maganda ba siya o hindi, yung kung ano ang mas mabuti at hindi mabuti doon sa water fountain na ibili ng aking alaga para kay Casper. So makikita nyo kung ano yung ibig ko sabihin. Tara po si Casper, o nasa ilalim, hindi ko alam kung ano ginagawa. Baby! Come! Out na dito, dali! Come! Out dito, come! Ang ginagawa mo doon sa ilalim? Ha? Anong ginagawa? So, ayan. Papakita ko sa inyo. Yung water fountain ni Casper. No? Okay siya. Maganda, di ba? Maganda ang panlabas. Yan. Very, very useful naman siya. Okay naman siya. Pero, check natin yung loob niyan. So, bago natin i-check, so, kailangan natin i-off muna yung plug. Di ba? Ganun yun. So, i-off natin dito muna. Okay. Ngayon, i-open natin siya. Oh. So, malinis naman siya, malinis. Kasi, may konting dumi, ayun oh. Kasi, kalilinis ko lang kagabi. So, ito ang gusto kong sabihin sa inyo about dito sa water fountain na to. Mga kakwan, dapat masipag kayong maglinis ng tubigan ng mga pets nyo, ng mga far baby nyo. Kasi ito, tulad niyan, kagabi nilinis nyo. Kailangan paglilinis niyan every other day. Kasi paghahayaan nyo siya ng dalawang araw, sobrang andami ng insekto na pumapasok sa loob. Ganun. So, kailangan masipag kayo maglinis. Hindi nyo hahayaan na mag-stay ng ilang araw yung water fountain yun na yan. Yun ang ano lang dyan. Tapos, ang advantage naman nito, ito, yung itong lagay ng tubig na to ni Casper, mas madali ito. Kasi, pag naglagay ka ng tubig dito, everyday, kasi ito, pag itong gamit ni Casper, everyday palit din ako, everyday ko siyang hinuhugasan. So, walang hassle. Pag itong water fountain na to, pakita ko sa inyo. Itong water fountain na to, bubuksan natin. Papatak mo ng tubig. Yan. So, kailangan linisin nyo yan. Dahil, akala nyo, pag tinignan nyo, akala nyo okay, no? Pero, ang daming insekto pala niyan sa loob. Tapos, nakikita nyo yung hose na yan. Kailangan nyo din linisin yan. Kasi may nag-i-stay ng mga insekto din dyan sa loob. At ito ring filter na to. Yan. Dapat din nililinis yung mabuti din yan. Yan. Kaya kung tamad kayo, huwag ito ang bilhin nyo. Pero kung masipag naman kayo magpalit-palit, lagi maglinis nyan, okay yan. Pero kung talagang tamad kayo, ayan, nasira na siya oh. Kasi nga sa sobrang paglilinis ko. So bubuksan natin, pakita ko sa inyo yung sinasabi ko na dapat na linisin nyo din. So ayan, pag naglilinis ako, pinapapatak ko muna ng konti. Yan. Ito, kalilinis ko lang kagabi ha. So titignan natin kung may mga ano ba dito sa yan. Linisin natin yan mabuti. Taktak natin para hindi basa. Ayan, may mga tubig. Yan. Kasi minsan, meron yan dito mga insekto na nag-i-stay sa gilid-gilid. Kalilinis ko lang kagabi, kaya malinis ngayon. So, ayan. So, kailangan masipag kayo. Kasi, napansin ko to nung nag-day off. Nag-day off ako. So, nahirapan na akong tanggalin, di ba? Yan. Kasi, meron nag-i-stay dito sa loob din. Tapos, ito. Ayan, mayroong dumi, oh.
may mga dumi. So, papakita ko na ng tubig to kahit kanilinis ko lang. Pakita ko sa inyo, may dumi siya. Itong filter na to, kailangan nyo itong linisin din. Kasi ang daming pumapasok dyan ng mga dumi-dumi. Yan, tinaktak ko. May mga dumi. May mga brown-brown kasi gawa ng, syempre, si Casper galing sa labas. Yan. Yan, dapat talaga masipag. Sipag kayong maglinis nito. Try natin tanggalin to. Yan. Yan o, yung sinasabi ko sa inyo. Yan. So, ang gagawin natin para makita, pakita ko sa inyo yung tubig, yung medyo may dumi-dumi. So, ayan o, may mga dumi na o. Diba? Kanina wala masyado, diba? So, kagabi nilinis ko pa yan ha. Siyempre, kasi lagi-lagi yung mga alaga natin lumalabas din sila. Nagdudumi doon. Pero nililinis ko naman si Casper. Kaya ito, huhugasan natin to. At pati ito, hugasan natin. Kasi may nag-i-stay dyan na dumi din sa loob. Ayan. Ayan. Saka ito. Ayan. So, talagang kailangan kung bibili kayo ng water fountain na to, dapat talaga linisin nyo. Huwag nyo hahayaan na tatagal. Kasi may nag-i-stay na mga namamahay na mga insekto. So, ikakabit na natin siya. Papuitan ko na rin yung tubig. Uhugasan ko to ulit. Tapos, idadry ko ng tissue. So, tatanggalin ko sa pinaka-plug. Kasi nakasaksak to dito. Nakasaksak siya sa ano, tatanggalin ko para, syempre, pa naglinis ako, ito lilinisan ko to eh. So, huhugutin ko siya dito. Yan. Yan. Tapos, ito. Check lang natin kung may mga dumi. Kasi, nakita nyo tong screen na to. Diyan, minsan may nag-i-stay na mga dumi dyan. So, kailangan, ayan o, may mga dumi. Ay, Kleenex pala yun. So, kailangan linisan. Tapos, may butas yan doon sa loob eh. Ayan o. Diyan kasi napasok yung tubig, diba? Papasok ang tubig, pinipilter, akit doon sa taas. So, kailangan, check natin kulang dumi. Ayan, taktak natin. Kasi, pag di natin nilinis to, imbis na ang ating alaga, walang sakit. Magkakasakit dahil sa dito. So, ayan, linisan natin to doon muna. So, ayan. Ayan, dadry na natin siya. Kasi, baka may mga dumi-dumi pa. Si Casper di na mapalagay. Ayan. Kaya hindi po pwede na maraming tubig kang ilagay dito eh. Totoo lang. Kasi, masasayang, at kailangan, hindi kayo tamad maglinis. Dapat malinis kayo lagi nyong i-check kung madumi na ang tubigan. Tsaka itong mga parts na to, hindi porket ano, hahayaan nyo lang siya. Kailangan talaga lilinisin nyo yan. Kahit dito, ito. Kahit ito. Ito may pinapasukan din to. So, kailangan linisin ko. Wait lang, linisin ko din to. Ayan, nalinis na natin din kung saan lumalabas ang tubig. Yan, dito. Yan, oh. So, ayan, malinis. Malinis naman siya. So, ayan ang sinasabi ko. Ang advantage at disadvantage nitong fountain na to, kailangan talaga sipag kayong maglinis. Kung tamad kayo, huwag ito ang bilhin nyo. Kasi, magkakasakit ang alaga nyo kung hindi kayo masipag maglinis nito. Mas maganda pa din. Ang advice ko siguro, mas maganda yung mano-mano. Yung mano-mano ito, mas okay to. Kasi, wala kang dapat ano eh. Tsaka dito, ang nilalagay lang na tubig, isa lang, isang bote lang yan, araw-araw kay Casper, mas matipid. Isang bote, lilinisan mo lang, anuhan mo lang sponge niya, araw-araw yan, pinapalitan ko. Eto,
Daming dapat mong gawin dito. Kung tamad ka, huwag ito. Ulit-ulit eh, no? Ulit-ulit lang. Ayan. Di mo, ang dami pang... So, syempre, kailangan mo ipasok ulit yung wire doon kung saan nakakonek. Oh, ganun. Sasaksak mo. Then, pagkalinis mo niyan, so, ang nilalagay kong tubig dito, tatlo. Kasi, hindi naman nano eh. Okay na kay Casper yun. So, malalaman mo naman yan kapag ang tubig mauubos na kasi nagre-red siya. Pag okay ang tubig, kulay blue. Ayan. So, okay na siya. Malinis na siya. Pag ako nainis, pag ako namanas dito, babalik ako dito sa mano-mano na to. So, ayan. Kailangan lang talaga natin maging malinis. So, ayan. Okay na. So, ayan, i-on natin, no? Pagka-on natin. Ayan, i-on muna natin dito. Siyempre, for safety. So, ayan. Blue siya. Oh, cute lang siyang tingnan. Maganda lang siyang tingnan talaga. Kumbaga, parang social lang, pan-social. Pero, mas okay pa din to. Ito, mas okay pa din. Kasi ito, araw-araw ka magpalit, madali lang siyang linisin. Dito, kailangan mong linisin lahat-lahat. So, ayan na ating review. Yun, review pala. Sa ating, ano, water fountain ng ating mga pet, mga far baby. Ayan ang tubig na nagamit ko. So, ayan. Si Casper, nandito, bising-bisi. Hi! Ito, makulit na to. Makulit talaga to. Ikaw, makulit ka na. Ano bang pinagagawa mo? Pinagbibisihan ka din. Ha? Ano bang kulit mo? Ayan po mga kakwan. Nakita niyo na po ang review ng ating water fountain na baby Casper natin. Ayan. Ayan. Natapos na tayo maglinis, no? So, tulad na sinabi ko sa inyo, kung hindi kayo masipag maglinis ng inyong mga tubigan, yung fountain, water fountain ng baby nyo, magkakasakit pa. So, dapat lagi nyo i-check kung madumi o kaya may mga insekto na pumapasok, ganyan, lahat ng mga ano dyan, filter, tube, lahat ng yan, dapat nyong linisin. Hindi yung papalitan nyo na ng tubig, hindi. Kailangan lahat linisin nyo yan. So, ayan ang mga kakuhan. No! Meron na tayong nai-content, meron tayong mai-upload ngayon this video. So, bago po tapusin ang video, please, shoutout po sa aking planchain. Shoutout po sa ating mga kaibigan. Sheila Eltimur, B. Lionheart, si Pinoy Fanatics, Baby Kalma, si Domino, sino pa ba? Si Lai, si Laya, Laya pala, si Laya, and si Ari, si Essel, si Gypsy, si Sir Lai, si Sir Chopper, si Sir Al, at sa lahat ng mga sumusuporta po sa aming YouTube channel, at kung dadaan po ito sa inyong mga YT channel, please like and subscribe po kayo sa amin ni Casper, at syempre po support po kayo sa aming mga kaibigan ng mga vlogger, shout out sa lahat, and God bless you all. Lagi po tayong maging, always be a good person. Lagi po nating pahalagahan ang mga taong sumusuporta na sa atin. Huwag po tayo mag-focus sa mga taong mayroon tayong mapapalalang. Kaya doon lang tayo nag-i-stay. Doon tayo sa mga taong kahit nagsisimula pa lang tayo sa pagbablog, kahit na mga viewers natin ay walang-wala, nandyan pa din sila. Okay, huwag tayong makakalimot po sa mga taong full support sa atin. Ayan, meron pa tayong hugot. So, ayan mga kon, God bless you all. Yeah, bye! We used to dance the night away, hang out the whole next day.